So ito yung ating example ngayon guys, yung ating 45 degree offset na magmamiter lang tayo. Yan. Hindi po tayo gagamit ng mga standard elbow na 45. So ang gagawin natin, magmamiter tayo. So ngayon guys, mayroon akong ginawang example dito na box, at ito naman yung ating line. Yan, ito yung ating line, ito yung ating 45. Yan, 45 natin yan. At dito naman ay 45. So, yan. So, nag-example ako dito ngayon guys ng ating sukat ng ating offset or yung ating rise na 10 inches. So, dahil 45 ito, so yung ating run is 10 inches din. Yan. So, ito ating run, ito yung ating rise. Okay? So, kukuhanin natin yung kanyang travel, kung ilan yung travel na ating susukatan doon sa ating pipe. So ito yung ating travel. So ngayon, susukatan natin yan. I-calculate natin kung magkano yung kanyang travel niya. So 10 inches, i-square root of 2 lang natin mga kametal. Yan. So pwede rin kayong gagamit ng 1.414. So para mas mabilis, 10, kahit hindi nyo nalagyan ng times or diretsyo nyo na sa square root of 2. So parehas lang ang kalalabasan nyan kung i-multiply nyo sa 1.414. So equals 14.14 inches. So i-convert natin yan sa millimeter mga kametal. So i-times lang natin yan sa 25.4 para makuha natin siya sa millimeter. So 359.21. So 359.21 yung ating travel dito. So 359.21. So yan na yung ating travel dito mga kametal. So ngayon, magsukat tayo sa ating pipe. So simula rito sa center ng ating elbow na 45 at center to center dito. So yan na yung ating kukuhanin na sukat, 359.21. Okay? So ngayon mga kametal, meron akong hinihandang pipe dito. So dito naman mga kametal, no, ito yung example lang natin. Naghalimbawa lang tayo ng 10 inches dito yung kanyang rise. So doon naman sa inyong actual site na inyong susukatan, halimbawa magmamanual sukat kayo doon ng inyong 45, at kung wala naman kayong available na standard 45 na ready-made na, so pwede kayong gagawa ng miter. So mangyayari talaga yan kametal pagka wala po tayong available at talagang kakailangan ng gawa ng bagong linya. So mapilitan po tayong magmamiter niyan mga kametal. Bilang isang fabricator ay kailangan meron tayong knowledge about sa pagmamiter, dahil napaka-importante din yan mga kametal. So ito ay example lang natin, 10 inches. So ngayon, meron tayong pipe dito na inihanda. Ito ay maiksi lang mga kametal, dahil i-explain ko lang naman sa iyo kung paano. So kahit gagawa kayo ng mahabang linya, so ganito pa rin yung ating computation natin gagawin ngayon. So ngayon mga kametal, kung nakita nyo yung ating may minarka na ako dyan na mga markings. Yan. So dito naman sa kanyang opposite, ito yung kanyang dito sa ilalim. So yan. So itong marka na ito, yan, hinati ko itong tubo na to at nagkuha ako ng 359 sa ating travel dito. So yan na yung ating travel, 359.21. So ngayon, imamiter natin yan kametal. Ito palang ating pipe na ginamit is yung kanyang outside diameter nito is 1.5 lang ito mga kametal. 1.5. So ang kanyang outside diameter is 48 mm. So yan. So gumamit lang tayo ng maliit na pipe, no, kasi for demonstration lang naman to.
So 48 mm yung kanyang outside diameter sa 1.5 inch na pipe standard. Okay, so ngayon, nakuha ko na yung kanyang sukat sa kanyang travel. Ito na yung kanyang center to center, mga kametal. So i-wrap around natin yan. I-wrap around natin. So yan, ngayon na-wrap around na natin siya, mga kametal. So dahil ay gagawa tayo ng 45 dito sa ating linya na ito, yung ating 45, yung bawat side nito is 22.5. Dahil 45 degree lang ito dito. Yan. Naka 45 degree lang siya, mga kametal. So yung bawat side niya is 22.5. So kuhanin natin yung kanyang cutback. So paano kuhanin yung kanyang cutback? So ganito lang yan, mga kametal. So itong ating outside diameter nito is 48 mm. 48 times natin sa tan. Sa tan of 22.5. Ayan. So equals 19.88. So almost 20 mm na siya, mga kametal. So i-divide to natin ito, mga kametal, para doon sa bawat side niya. Divide to. Divide to. So 10 mm. 9.94. Okay. So 9.94. So yan. So dito, mga kametal, 10 mm, magsukat tayo dito 10 mm, kasi yung buong cutback niya is 20 mm. So hatiin natin siya, 10 mm dito, 10 mm naman dito sa kabila. Ayan. So ito na yung ating opposite line dito sa taas. So kung dito nagsukat tayo ng 10 mm sa right side, dito naman tayo sa left side. Okay, so 10 mm. Ayan. So yan na yung ating lilinyahan ngayon, mga kametal. So lilinyahan natin yan para makuha na natin yung kanyang 45. So yan, 45. So ganyan siya, mga kametal. Itong cut na ito is 22.5. Pag idikit na natin siya, mga kametal, ay magiging 45 degree na yan. So dito sa kabila, mga kametal, yan, yung kanyang direction ng kanyang miter. So ito yung center natin. So nagsukat tayo ng 10 mm dito. So dito din sa kabila, magsukat din tayo ng 10 mm dito. Yan. So kung ano yung direction niya doon, ganun din doon, pa doon din, ganun din yung direction niya. Kasi ito, ibibend natin dito. Yan, pagkaputol natin dito, magkaganon siya. Yung isa naman ay baliktad, papunta naman doon. Okay? So sukat tayo doon ng 10 mm. So yan, 10 mm dyan. So dito naman sa kabila, dito naman. So parehas yung direction nila, dito at saka dito. So 10 mm din. Ayan. So ngayon, i-markahan natin yung kanyang line, cut line. So pagka malaki na, mga kametal, kailangan nyo ng magdivisyon ng marami. So kung hindi nyo pa alam kung paano magdivisyon ng marami, so mayroon akong video nyan na gumawa ako ng maraming division. So ilalagay ko lang dyan sa screen para malaman nyo kung paano maglagay ng maraming division. So napakasimple lang naman, mga kametal. Kuhanin nyo lang yung inyong
outside diameter nito, tapos i-multiply nyo lang sa 3.1416, yun yung constant ng ating pi. So mag-divide kayo dyan ng kahit ilang division yung gusto nyo para makuha nyo yung division nyo. Okay, so ipa-plus ko lang dyan sa screen mga kamital para mayroon kayong idea kung paano. Kasi mayroon ding mga calculation yun. Kasi ito maliit lang naman ito mga kamital, kaya hindi na ako nag-divide ng marami. So yan. So ito na yung ating layout mga kamital. Ito na yung ating cut line. So pag i-cut na natin yan, so pwede na natin siyang gawing 45 degree. So yan. So ito na yung ating magiging sakto yan siya dito pagka ikabit natin. So ikakat muna natin siya para makita ninyo kung tama ba yung ating calculation. Okay? So ito na yung ating pipe mga kamital, at na-cutting na natin ng 45 degree. So yung bawat side niya is 22.5. So yan. So pagka idikit na natin yan siya dito, magiging 45 degree na yan. So yan. So magiging ganyan yung itsura niya mga kamital. So yan. Yan, magiging ganyan yung itsura niya. So ngayon itatapat natin yan siya dito para makita natin yung kanyang center. So yan. So magiging ganyan yan mga kamital. Kamital, yung ating paggawa at pagkalkulate ng ating 45 degree miter offset. So napakasimple lang at walang kahirap-hirap gawin kami mga kamital. So alam kong marami lang nakakaalam nito sa mga eksperyensyado ng mga pipe fabricator. So ito'y binabahagi ko lamang sa mga wala pang idea kung paano mag-miter ng ating mga offset, lalong-lalo na kung wala tayong available na mga elbow. So mayroon tayong mga video dyan mga kamital about sa piping. Kung hindi nyo pa napanood yung ating mga piping works dyan, at ilalagay ko dyan sa ating description box. At kung ikaw naman ay baguhan sa pipeter or fabrication, so alam kong mayroon kayong makukuhang idea dyan kung panoorin nyo ang ating mga video na Tagalog version lang naman yung ating mga lingwahe dyan. So I hope mga kamital, nakatulong sa inyo ang video na ito. Ang hiling ko lang ay i-like nyo lang, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay subscribe nyo na at i-click yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kamital, at maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. God bless. So bye bye.